Alright, so yan, maganda kahapon po sa inyo lahat. My name is The Vice. Welcome ulit sa ating channel na, The Vice. Alright, so yan guys, welcome back again. Shoutout sa lahat ng ating mga followers and mga subscriber dyan. Alright, yan o, kapi-kapi tayo ngayong hapon. Masarap magkapi ngayong hapon eh, yan o. Lang nga, may plastic pa doon sa likod ko. Alright guys, so yun, welcome back to my channel. My name is The Vice, no? At shoutout sa lahat ng ating mga followers and subscriber ulit, no? At sa mga bago nating followers din sa Facebook and dito sa ating YouTube channel na The Vice. Alright, so yun guys, no? Pag-usapan natin to about sa mga bagong issue, no? About nga dito sa jeepney, no? Jeepney modernization na ano nga, na nagkakaproblema, di ba? So ito guys, no, naramdaman nyo ba yung nangyari sa strike, no? Ako medyo naramdaman ko na kukunti talaga yung bumibiyahe na jeep, no? At ang masakit nito, alam nyo yun, marami na apektuhan. Pero ang kinagandaan nyo doon, tumugon, di ba? Tumugon yung ating mga LGU, no? Lalo-lalo na dito sa Manila, right? Tumugon po sila, tumugon. Ayan. So ito guys, so panoorin natin to. Itong ano, hindi pala, ito pala. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung jeepney modernization, no? Wait lang. Yun. Ito yung jeep. Ayan, no? Yung bagong jeep ng Acto. Acto ba to? O, nagkakalagay ng 2.6 yata, 2.5 million. So medyo mahal nga lang. Pero maganda po yung loob kung makikita ninyo guys sa inyo. Diba? Tapos 22-seater, diba? At ang kinagandahan mo dyan, diba? Maluwag. I think pwede ka na makatayo dito pag ano, kasi bawal naman talaga yung sabit, no? Bawal naman yung sabit. Anyway, ayan nga yung, ano, yung bagong jeep na inaano nila. Pero ako, pabor ako dito. Alam nyo bakit? Kasi mas maganda to, yung bagong jeep natin na sinasabi, yung bagong ano, yung bus nga, yung minibus, hindi naman mo talaga akma sa ating kultura. At hindi naman mo talaga tayo ganun. Hindi mo gaya nito, ito po talaga yung jeep na nakasanayan natin. Ang kinagandaan pa nito, yung likod, hindi ka na doon sa likod sasakay, kundi sa harap. No? Yun ang kinagandaan dito. At ang malupit dito, yung likod, ginawa na lang emergency. No? Emergency exit ng mga pasahero. Kung sakali naman, no? Wag naman sana, knock on the wood. Mabawa yung jeep na aksidente. Diba? Imbis sa harap ka idadaan ng mga rescuer, sa likod ka na idadaan. Diba? So yun. Alright. At anong kinagandaan pa rito, yung mga PWD na naka-wheelchair, pwede dun sa likod idaan. Diba? So, napakaganda ng konsepto ng jeep na to at aircon pa. Diba? Aircon. Diba? Sana yung aircon niya ay talagang pangmatagalan. Diba? Huwag naman yung panandalian lang. Pero ito ha, napakaganda po at ako'y natutuwa kasi gawa nga nung ano na at least, 'di ba? Maraming manufacturer yung ano, 'di ba? Na ilabas nga daw itong ano, itong sa jeep, 'di ba? At bukod dun kasi dito po tayo talaga nakilala, 'di ba? Kaya nga nung sinabi ko, 'di ba? Dito po tayo nakilala, 'di ba? Kahit sa ibang bansa, 'di ba? Ginagamit nga ito sa ano, 'di ba? Sa Miss Universe, 'di ba? Yung ano, 'di ba? Ito pakita ko sa inyo, ayan. Ayan oh, 'di ba? Nasa ano pa oh. 'Di ba? Sa ibang bansa pa, Golden State, 'di ba? Napakaganda nung ano, no, sa San Francisco yata 'to, kakaalam ko, no. Ang ganda dito, no. Isipin mo sila, bumuo sila ng jeep. Ayan, makita niyo yung mga models pa, 'di ba? Yung mga celebrity, 'di ba? Tapos mga basketball player, 'di ba? Eh no, Kobe Bryant, no? Nung nabubuhay pa si Kobe, 'di ba? I think 1998 to, 'di ba? Ayun. Kasi dito po talaga tayo nakilala, ayan, no. Stephen Curry, 'di ba? Kasi dito po talaga tayo nakilala bilang ano, 'di ba? Yung kumbaga sa ibang bansa, 'di ba? Pag galing sa ibang bansa, sa Singapore yata, 'di ba? Pag pumunta ka sa Singapore, yung ano, yung tawag noon na cable car, 'di ba? Kung tawagin eh mga model, 'di ba? Tayo dito tayo nakilala. Kaya wag mo natin alisin kasi sayang mo yung ano. Eh kasama nga 'to, kaya nga natin sinasabi lagi kultura eh. Kasi
Pagpupunta po tayo sa SM, 'di ba? Tignan niyo po ha. No, ako ko lang ngayon ha, kasi noon pag pumapasok sa SM, bilihan ng mga native, meron at meron pong jeep na naka-display. 'Di ba? Meron nung jeep yung mga parang akala mo laruan, pan-display, 'di ba? Yung mga jeep eh, mga player, 'di ba? At nang malupit dito, 'di ba? Kahit sa Quiapo, may mabibili kang ganyan na design na parang pan-display, 'di ba? So, tontuwa nga yung mga foreigner niya pag yan ang pinagre-regalo mo eh. Diba? Pag nalaman nilang Pilipino ka, tapos nagkatrabaho sa ibang bansa, tapos i-display mo doon sa ano, diba? Ito ha, sa mga kapwa natin kababayan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, lalo sa, ano na, sa Australia, sa Amerika, diba? Diba yung may mga owner dyan ng mga ano, ng mga restaurant, diba? Napakaganda ho nito kung ito i-display ninyo sa inyong restaurant. Suggestion lang naman, di ba? So, para makilala, maano yung kultura ng Pilipino na ano. Pero we're nothing against the modernization. Kaya nga pinakita natin yung jeep na bago, di ba? Yung bagong jeep. Di ba? Bago yung jeep eh. Actually, bago po yun. Aircon, tapos hindi na siya ano, siya polluted kasi di battery na siya, di ba? Discharge na po siya. Ang kinaganda nun ito kasi, di ba, nakakatulong pa sa environment, di ba? Pero sana wag alisin yung itsura ng jeep. At babalik tayo doon sa ano nga, doon nga sa problema ng pag-phase out ng jeep. Sana wag naman ho kaagad-agad. Kasi kawawa naman ho yung mga kababayan natin, 'di ba? Yung mga kababayan natin na alam niyo 'yon kasi ang hirap na hirap po sila, 'di ba? Yung iba diyan naghulog ng jeep. 'Di ba? Nag ano ng mga ano, 'di ba? Yung nag-ipon, 'di ba? Nag-ipon para makabili ng jeep. Kasi may kaibigan ako, actually, taga Tondo. Di ba? Ito, shoutout nga pala kay Papi Edwin. No? Tsaka kay Mamsi niya. Alam nyo, nag-ipon siya ng pera. Binili niya ng jeep yung tatay niya. Kasi yun yung pinakapangarap ng tatay niya, magkaroon ng sariling jeep. Di ba? Tapos ipipaysar. Eh, ito lang ho yun, ha? Bago lang ho yun. Mga wala pa po siguro mga 2 to 3 years. Wala pa po. Di ba? Pero, natuwa ho yung matanda. Natuwa ho kasi may masasabi na siyang sariling akin. 'Di ba? Yung kabuhayan. 'Di ba? Kaya sana wag natin i-phase out agad-agad. At kung tatanggalin natin dahan-dahan, sana nandun pa rin ho yung itsura ng jeep natin na pinagmamalaki. 'Di ba? Sa ibang bansa. Kasi ito dito talaga tayo nakilala. Ang dami yung Pilipino na ang dami po ng ano. Excuse. Ang dami pong mga foreigner na alam niyo, gustong-gusto sumakay dito kagaya niya no, mga foreigner, 'di ba? Gustong-gusto sumakay ng jeep kasi sabi nga nila, when you're in Manila, don't forget to ride a jeep para may experience mo. 'Di ba? Ultimo yung mga pinsan ko, mga tsahing ko, pag alam mo 'yon, pupunta dito sa Manila, sumasakay ho sila ng jeep. Kasi inyong kinalakihan nila eh, bago sila nag-migrate sa ibang bansa. 'Di ba? So 'yun, pinakita lang naman natin 'to, guys, no? At sana naman, wag naman ho tanggalin kaagad-agad itong jeep, no? Nang ano, diba? So, nakakaawa po talaga yung mga kababayan natin. Diba? Kasi ito, tignan nyo ito, guys. Ito. Si tatay, diba? Sipi mo, ilang taon na, diba? Ito, panorin mo natin. Yan. Dahil ito ay matatanggal sa kanilang kabuhayan. Ang naniniwala kami na Ayun, medyo may ano lang, maiksi lang. Pero ito, pinanunod ko na sa inyo, di ba? 71 years old. Walang ibang kinabubuhay, di ba? At wala na hong tatanggap sa kanya para magtrabaho. Di ba? Sa hirap ho maganap ng trabaho, di ba? Ang tanging ikinabubuhay ng ating mga kababayan na kagaya ni Tatay, no? Ni Tatay Kaloy o Rosa. Yun, nabasa ko yun, ni Tatay Kaloy o Rosa, na 71 years old, jeep yung kanyang kinabubuhay, at yun ay nakasanayan na ng kanyang katawan. 'Di ba? Nakasanayan ng kumbaga sa araw-araw, yun ho yung routine ng buhay niya. Nakasanayan niya kaya ho tumagal ng ganun yung kanyang edad. Kung aalisin mo sa kanya yung hanap buhay na ganun at mananahimik lang siya sa bahay, mas lalo ho siyang manghihina. Kasi wala ho siyang ginagawa, walang exercise ang katawan. Oh, nandun na tayo, nauusukan na ano, pero 'di ba, nakasanayan na ng katawan nila 'yun. 'Di ba? Sabi niyo nga bakit 'yung mga taong grasa hindi tinatablan ng COVID?
immune na sila, 'di ba? Nakasanayan na ng katawan nila eh. Ano pa magagawa natin? Eh, yung mga taong maraming pera, 'yun yung tinatamaan. 'Yun yung ano, 'di ba? 'Yun yung mga kumbaga na 'di ba? Natatamaan ng sakit. All right. So, 'yun guys, so inano lang naman natin 'tong usapin ulit sa jeep, no? Ayan, ito yung ano, yun, pakita ko sa inyo. Ayan, no, di ba? 2.6 million pala. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo para makita nyo. Ayan. Di ba? Kakalaga siya ng 2.6 million. Pero mabigat. Mabigat po yan. Pero sana, magkaroon ng pag-aaral doon nga sa, ano, di ba? Sa mga lumang jeep na pwede sanang i-convert sa ganito. Di ba? Mas maliit yung babayaran nila. Di ba? Diba? Mas maliit yung kanilang babayaran. Alright. So, yun guys. Minakita ako lang naman. Alright. So, yun. No? Ito guys. Panoorin naman natin to. Ito. So, ano lang natin to. Hingi tatayt. Diba? Nakakawawo yung matanda. Kasi 71 years old. Diba? 71 years old na siya. Diba? At panoorin naman natin to guys. Alright. Wait. Ito. Yung nanlilimos, di ba? Sa alagang, nakakumikita ng 45,000 a month, di ba? Maglimos na lang din kaya tayo. Para ayoko na mag-vlog, gusto ko na lang mamalimos. Na joke lang. Ito, panoorin natin ito. Hello po, good morning. Tag-asa ka? Tag Cebu. Anong nakaabot mo ka dari sa... In town in Dai, wala trabaho ma'am. Anong napansa ka nakaabot dari? Kuan lang, last 2020 wala ko work. Oh, nag-work ako dati sa Makati. Andiyan, nag-resign ako. So, naubos yung pera ko, naubos lahat ang mga ari-arian ko. Pati kondo ko wala na. So, nangyari, nag-scavenger ako. Alis ang... Big time, no? Naka-condo, no? Di ba? Oh. Dati naka-condo. Di ba? Hindi, dati naka-condo si Kuya. Ayan nga, di ba? Nalugi nga daw siya. Pero ito, panoorin niya kung saan siya tumitira. Di ba? Alright, tuloy natin. Limos-limos ako. Kuya, sa panglilimos, magkano po kinikita mo? 1.5 isang araw-araw. Seryoso yan? Yes! Kuya, sa panglilimos, magkano po kinikita mo? 1.5 isang araw-araw. Seryoso yan? Kuya, sa panglilimos, magkano po kinikita mo? 1.5 isang araw-araw. Seryoso yan? Ay, manglilimos na lang din kaya. Dalawa na lang kahit ay manglimos. Manglilimos na lang din kaya ako. Siguro kung 1.5 sa'yo, siguro may magbibigay kaya sa akin, kuya. Wala. Kasi nga, ang ganda mo eh. Ayan. Tingin mo ako, ano, o akong titirahan everyday. Patingin. Naka-hotel pa ko everyday. Oy, social si kuya, ha? Naka-hotel. Everyday lang. Araw-araw? Yes, araw-araw yan, ma'am. Seryoso? Magrenta ka na lang kaya. Kondo na ako dati, ma'am. Tingnan nyo. Di ba, sa hotel nakatira, namamali mo, sang gawa. Di ba? Lupit, no? Mamalimos na lang din kaya tayo. Talagang, alam mo yun, talagang mapapaano ka na lang, eh, no? Lupit, di ba? Ay, tuloy natin. Kaya, ha? Naka-hotel. Everyday lang. Araw-araw? Yes, araw-araw yan, ma'am. Seryoso? Magrenta ka na lang kaya. Kondo na ako dati, ma'am, sa Gilmar Tower. Ande, hindi ako nakabahay sa aking kondo. Na, alis na ako doon. So ngayon, nakatira lang ako araw. Hala, kalam eh. Manglimos na lang kung kaya ako. Maglikod-likod. Nakakulbana, uy. Nakakulbana. Si ate, napapaisip. Baka magpapaano na lang din, oh. Manglimos. Ako din, tayo, napapaisip na rin ako, eh. 1.5 araw-araw. Di ba? Saan ka ba? Di ba? Alright. Ron.
ito na computer kung bala. Wapo ko. So, di sandali lang ba nag-stay? Mas sandali ka lang nag-stay? Maka 1.5 ka? Seryoso? Mga pila ka oras na nangyong tambay-tambay dari ah. Well, antong gabi yan. Inigod mo na. Antong gabi yan. Antong gabi? Yes. Oo. Kagabi nakakabi niya. Naka 1-3 at ako 1-3. 1-3 or 1-4. Ang lupit, no? Naka 1-3, 1-4. Diba? Tapos, wala pa 12 oras nagtatrabaho. 8 oras. Diba? Sana all, diba? Diba? Nakakaano yun? Nakakatuwa yun. Diba? Pero, yun nga. Diba? Kahit sino naman mapapaisip sa ganitong ano, diba? Anyway, wag naman nun natin gayahin, di ba? Joke lang yun sa akin. Baka marami, bigla na lang humarami mamali mo sa kalsada na lang bigla. Alright, tuloy natin. Oo, kagabi nakakabi niya. Naka 1-3 at ako 1-3. 1-3 or 1-4. Hello! Makaboy naman nag-family times 30. Uy, naku, kikagsuin ko. Wala, pag ang kulis! Almost 18,000. Hindi. Almost. Basta malaki, malaki. Kasi ang aming hotel everyday is 600, almost 18,000 na. Ang ako pang asawa kong hotel everyday, 150. 150 times 30 magkano? 150 times 30 magkano? 450. O magkano na? 18,000 plus 4-5 magkano na? Basta mag ano ako ng every month ng almost 20 mahigit. Oh my God! Kaya muna ka lang bumuhay ng pamilya, te. Kaya, ma'am. Ang galing! Pag-imus-imus lang. Ang galing, di ba? Makano ba sa inyo anong araw? Ang daily ko lang, kahit magtrabaho ko, nasa siguro mga 1,000. Mahigit. Level-level lang, level-level. Oh, tita mo lang! Ikaw, wala ka pang boss dyan, di ba? Mangilimus din kaya. Hindi siya bagay. Alright, so yun nga na nandilimus. Ito naman guys, oh. Na nakakatawa naman din to, no? Pero maya na natin ito, mamaya. Alisin ko muna natin. Diba, isipin mo, diba, wala pang 8 oras. Diba? Kumikita ng 1.5. Diba? Sino hindi mapapano sa 1.5, 1.5 yun, diba? Tapos, 45K, diba? 45,000 a month, diba? Manimusalan din ako. Ba, kasi siguro marami na mamalimos eh, di ba? Pero, di ba, hindi ko magandang tignan. Kasi parang naging ano na huwi yung ano natin, bansa natin pag gano'n. Diba? Pero, shoutout doon kay Kuya, no? Nakaka-inspired. Ah, grabe, no? 45K. Alright, so ito guys naman eh, no, di ba? Pag-usapan naman natin itong post ng anak ni, ano? Ito. Ayan. Pag-usapan natin itong post ng anak ni Tricia Robredo. Anak ni Robredo. Ayan. I support the transport strike. Diba? Ito, hindi ko malaman kung ano gusto palabasin eh. Okay na yun. Sige, basa sumusuporta siya. Pero kailangan din natin talaga suportahan yung jeepney modernization, di ba? Pero, hirap paniwalaan eh. Di naman kayo nag-jeep eh, di ba? Okay sana kung nag-jeep kayo eh, di ba? Hindi naman eh. Di ba kung naranasan yung mag-jeep, di ba? Talaga nga eh, wala naman jeep sa ibang bansa eh. Di ba? Eh, para lang ano, eh, di ba? Ano, imagine ng tao, parang ano na lang, makakuha ng simpatya, di ba? Di ba? Nakakaano na lang, eh, di ba? Okay sana kung nag-jeep sila. At alam nila yung buhay ng isang jeep ni driver. Di ba? Kasi ako, hindi ko naman inaano. Hindi ko ipagkakaila na ako'y binuhay din ng aking ama. Di ba? Ng aking ama, na namatay kong ama, late na ama. My late father, no? I was 3 years old nung nawala yung airpot ko. No, pero ang trabaho ng aking ama ay isang jeepney driver din. No, jeepney driver din ho. Ayan, sa gabi, madaling araw ho lumalabas ang aking ama. At minsan kasama po ako, hindi ko yung makakalimutan. Diba? So, itong mga ganitong tao, ewan ko.
komento nila yan eh. Hindi natin alam kung ano yung ano nila sa buhay. Di ba? Parang nagpapapansin na lang, di ba? Ganun talaga. Simpatsya kailangan eh. Anyway, kung simpatsya pag-uusapan ito, pag-usapan na natin to si, ano, di ba? Wait lang ah. Pag-usapan natin tong ano to, si, ano, ito si Brenda. Pag-usapan, Brenda tuloy. Si Rendon pala, Rendon. Ayan. Naghihimutok na naman si Rendon. Ano rin natin? Kaperaso lang, pero wag natin ano, baka mami strike tayo na ito, mahirap na eh. Diba? Ano rin lang natin konti. Ayan, to. Ayan, pasok. Yo guys, Rendon Labrador here. Gusto ko lang magsalita dito sa issue ni Coco Martin. Coco Martin, manood ka. Meron akong sasabihin sa'yo. Meron akong tanong. Manood ba o makinig? Wala ka naman gagawin eh. Nagsasalta ka lang eh. Dapat makinig. Di ba? Ewan ko. Tuloy natin to. Sa'yo. Tanga ka ba talaga? Tanga ka ba? Ha? Bakit ang tigas ng mukha mo na kailangan pa kitang sabihan ng pangalawang beses? Hindi mo ba naisip? At sino ka naman para magsabi sa kanya? Hindi ka naman niya amo. Alam mo mga ganitong tao, minsan papansin na lang eh, di ba? Lahat na lang napapansin nito ni Rendon Labrador eh. Di ba? Hindi na rin nakakatuwa talaga minsan eh. Tinawag din sarili niya motivator, hindi naman nakaka-motivate. Di ba? Ang laking tao pero parang kulang. Alam niya na kung ano ibig sabihin kulang. Diba? Tutuloy muna natin bago natin bigyan ng bago natin bakbakin. Na ang laking abala ng ginagawa ng show mo dyan. Ha? Hindi na kumikita yung Quiapo, yung mga vendors, yung mga maliliit nating negosyante na nagsusurvive lang para mabuhay ang kanilang pamilya. Tapos dyan ka pa talaga nag-shooting. Ang tigas din ng mukha mo eh, no? Nag-iisip ka ba? Feeling action star ka? Ang action star, hindi nakakaabala. Hindi ka na nakaka-entertain kung alam mo lang. Nakakainis ka na. Ha? Ang tigas ng mukha mo. Ikaw lang yan na naiinis eh. Alam mo, habang pinanonood ko ito, natatawa ako na natatawa eh. Putik na rin. Hindi ko alam kung anong reaction gagawin ko rito eh. Tuloy natin, no? Pero, sana, maganda yung adikain mo, tsaka layunin mo, di ba? Pero kung parang ang dating, papansin ka na lang, eh. Kung wala kang budget, magtayo, or magrenta ng isang studio, umalis ka dyan. Wala kang karapatang mag-produce ng isang show. Ginamit mong studio, yung buong Quiapo na pagmamayari yan ng sambayanang Pilipinas. Grabe naman to si Rendon. Hindi naman buong Quiapo. Siguro mga isang street lang. Okay ka naman buong Quiapo. Ang laki ng buong Quiapo. Sana sinarado lahat ng kalsada ron. Hindi buong Quiapo. Siguro mga isang street lang. Oh, huwag ka na magalit. Ano magalit? Rendon! Lahat na lang inaaway mo! Pilipino, ginamit mo sa pansarili mong kapakanan. Enough ba yung binabayad mo dun sa vendors? Paano, anong long-term effect niyan dyan sa Quiapo? Ilang taon ka ba dyan? Okay lang sana kung 1 day, 2 days, 3 days ka mag-shooting. Anong plano mo dyan? Abuti ka ng 10 taon na naman? Ay sabi niya, okay lang daw kung 1 day, 2 days. Saka naman nakakita ng teleserring, 1 day lang ginawa.
random talaga, oh. One day, two days, hindi wala namang ganung teleserye. Kasi, ito lang si Direk Coco Martin, eh, no? Direk Coco! Ba't di ba ba kinuha to kahit na ano lang, bouncer? Sana kinuha mo kahit bouncer? Baka kasi binagkukuha mo mga ano, kagaya nila, ano, di ba? Nila, ano, di ba? Kaya ang daming bumaba na tuloy kay Rendon na, ano, vlogger, eh. Ay, di ko binabanata si Rendon, nagbibigay lang ako ng reaction, ha? Baka may magsumbong dyan, ha? Ang laking tao niyan, di ako lalaban dyan. Di ako lalaban dyan. Piti ka na itlog, lalaban ako dyan. At tuloy natin. Tuloy natin. Paano, anong long-term effect niyan dyan sa Quiapo? Ilang taon ka ba dyan? Okay lang sana kung one day, two days, three days ka mag-shooting. Anong plano mo dyan? Abuti ka ng 10 taon na naman? Paulit-ulit yung ginagawa mo. Akala mo ba nakatuwa ka pa? Parang na-trauma siya dun sa tawag nito, probinsyano. Huwag ka mag-alala, hindi naman naabot ng ganun. Masyado ka namang ano. Siguro mga ano lang, 8 years. Buwasan natin 2. 2 years, ha? Ano yun din? Hindi ka nakaka-ender din, boy. Mag-isip ka din, huwag kang tanga. Ha? Kung meron kang sariling studio, hindi ka namin mapakikialaman. Naiinis ako at nasasaktan dyan sa mga vendors na hindi na kumikita. Dyan lang sila umaasa eh. Alam mo ba yung kita nila? Ha? Ha? Lumipat ka dyan, umalis ka dyan. Huwag mong gawing studio dyan. Pwede ka namang maggawa. Ito ha, baka nag-audit siya ron. Nag-audit ka ba doon, Rendon? Nag-audit yata si Rendon Labrador doon eh, no? Kaya ano, nabubulo na ako sa apelido mo, no? Nag-audit yata siya ron, kaya alam niya. Wala kong magkita. Alay natin. Wala ng parang Quiapo sa loob ng isang studio eh. Director ka, di ba? Ba't hindi mo alam yan? Pwede mo naman gayahin yung itsura ng Quiapo para akala ng mga viewers mo nandun sila sa Quiapo. Ganun yung way. Huwag ka magpasikat dyan. Oo nga naman, pwede naman gawin yung studio eh. Di ba't may ilog, ikaw nakaisip nun. Di ba't may mga ano, di ba't may simbahan. Baka mapigan sa akin to. Di ba't may simbahan, no? Joke lang, di ba't may simbahan ng kaya po ito. Lipat mo, pati yung ano rin, lipat mo lahat, di ba? Para, ano, may studio. Di ba? Wala, kung wala kang budget, eh huwag ka magmayabang mag-produce ng ganyan. Mag-ipon ka muna. Kung hindi kasya yung pera mo para ma-produce yan sa isang studio, eh wala kang karapatan gumawa ng ganyan. Ha? Aabalahin mo lahat yan? Kawawa naman yung mga yan. Kasi mayaman to si Rendon Labrador eh. Pero ako sa'yo, Rendon, di ba kaysa mag ngangal-ngal ka dyan? Di ba? Tulungan mo yung mga nandun sa Quiapo, bigyan mo lahat ng puhunan, di ba? Bigyan mo ng pera. Kaya, baka sa kanya pagdaan mo, abangan din kita, baka mabigyan mo rin ako. Di ba? Wala namang mga boses yan eh. Anong gagawin mo dyan? Ha? Anong long-term effect niyan? Ha? Ginamit mo eh, sa sarili mong negosyo eh. Hindi fair yan. Okay, sabi mo, binayaran mo yung ilan-ilan dyan. Paano pag pumunta yung mga ibang tao dyan? Gustong tignan yung Quiapo ang traffic, hindi na babalik dyan. Paano pag dumaan ako dyan at nagsishooting ka? Kaya daw babalik yung mga ano, gusto pumunta dyan eh, kahit kasi daw nagka-traffic-traffic. Hoy, kailan ba hindi wala yung traffic dyan? Ha? Sige nga! Lagi naman traffic dyan eh. Pero minsan sa gabi hindi. Ayan, yari ka daw ba? Pag binanatan ka yan, laking tao yan. Ay, hindi ako lalaban dyan, malaking tao yan.
Kahit suntukan, hindi ako lalaban niya kasi may bali yung kamay ko eh. Pero kahit ganyan kalaki, huwag lang kaunahan. Papalagan ko yan. Hindi naman tayo laking ano eh. Alam mo, eto ha, laking ano rin ako, kalsada rin ako. Alam ko yung buhay dyan sa Quiapo. Diba? To be honest. Diba? To be honest, dyan din ako kumuha ng kabuhayan noon nung walang wala akong trabaho. Alam niyo yung kaputukan ng DVD, DVD, DVD. Sumubok ako magbenta noon. Diba? Sa mga kakilala ko. Pero hindi naman ako nagbenta ng diba? Kung saan saan. Kumbaga nagbebenta ko sa mga kakilala ko, mga ano. Pero alam kong bawal, diba? Yun nga, nahuli yung mga paninda ko. Pinigil ko. Diba? Pero marami ako naging kaibigan Muslim dyan. Muslim, tas mo. Ang babait nga ng mga ano dyan, negosyante dyan, yung mga nagdinegosyo, ang babait sobra. Oo. Oh, alam mo yung kahit gabi, pinagbibigyan nila ako magbenta. Kasi minsan kasi may trabaho ko noon, on-call ako. Tapos, kailangan ako bumili kasi kailangan unahan ko yun nandun sa palengke. Kasi, unahan kami para pag may tinda ako, naunahan ko siya, mas marami bibili sa akin, di ba? Yung istorya. Kaya alam ko yung buhay niya sa Quiapo. Kaya yung hipag ko rin, yung ano, asawa niya, yung namatay niyang asawa, dyan din nagtitinda sa Quiapo, sa Barbosa. Di ba? So, yun, tuloy muna natin to. At hindi ako makadaan dahil traffic. At ilan ako mapabad trip sa'yo? Di ba? Kaya hindi makadaan si Rendon daw. Lagot niya, Coco Martin. Dapat to may hagad eh. Pag nalabas ang bahay. Dapat may hagad ka para hindi ka matrapik rin doon, di ba? Hindi ka matrapik. Ako suggestion ko lang, pag lalabas ka, marami ka naman pera eh. Pamahagi mo. Di ba? Ah, tuloy natin. Ilugar mo naman. Ilugar mo. Intindi namin. Sinusubukan mo mag-entertain ng tao. Okay yan eh. Okay yan. Kung wala ka nasasagasaan. Mali ka eh. Mali eh. Huwag niyong bigyan ng permit yan. Huwag niyong bigyan ng permit yan. Hoy, huwag daw bigyan ng permit si Coco. Si Direk Coco. Takbo ka dito sa Maynila. Para pag nanalo ka, pwede mong rangin. Diba? Kaso kung manalo ka dito sa Maynila. Para may plano yata ito tumakbo. Kasi sabi nga ano isang vlogger na ano, nag-aala na daw ito, nag-aala Rapi Tulpo eh. Diba? Ewan natin, diba? Baka may plano ito si Rendon. Lahat kasi ng ano, pinapansin niya ito eh. Hindi ko alam kung anong plano na ito sa buhay eh. Diba? Si Rendon Labrador. Diba? Ang laking tao na ito, tingin ko. Hindi ko pa nakikita personal ito, pero ang laking tao na ito. Tingin ko, pero sana, yung laking tao niya, ganun din kalaki ano niya, no? Diyan. Pagmamay-ari ng sambay ng Pilipino yan. Eh, pagpunta ako dyan ngayon, pumunta ako dyan bukas, ano? Hindi ako Sabihin mo, Rendon, pagpupunta ka. Diba? Kasama ako. Kasamahan kita. Wow! Diba? Samahan kita, basta sagot mo 'yan ko, 'di ba? Yung gasolina ko tsaka yung araw ko, 'di ba? Hindi ka matatraffic, promise, pag kasama mo ako. Oo. Kasi maglalakad lang tayo. Ayan, 'di ba? Pag pupunta siya doon, sabihin mo kasi i-announce mo, pupunta ako diyan. Kailangan ano? Walang traffic. Diba? Ganon. Walang traffic. Pumunta ako dyan. Magsitabi kayo. Ganon. Diba? Para alam nila. Diba? Pumunta ako dyan. May shooting ba dyan? Tingin nyo yan. Pumunta ako. Diba? Ganon. Ito si Rendon talaga, no? Lahat na lang napapansin, no? Tuloy natin, tuloy natin. Eh, nawala tuloy.
Mali eh. Mali na eh. Binubona ka lang ng mga production team mo. Kung alam mo lang, hindi ka nakakatuwa. Nakaka-bad trip ka, nakakainis ka na. Diba? Umalis ka dyan. Mag-shooting ka dun sa ibang lugar, sa bundok. Parang hindi ka namin pakialaman. Rendon naman, wala namang kiyapo sa bundok. Ito si Rendon, di mo rin malaman ito eh, no? Ano nang idea pumapasok dito? Wala namang kiyapo sa bundok. Ang kiyapo nasa syudad. Diba? Tuloy natin. Kumamay mo ng tao eh. Alam mo ba kinikita niyan? Ha? Baka mamaya 500 per day lang yung kita nila eh. Diba? Umalis ka dyan. Dagdagan ha? Mo. Umalis ka dyan. Huwag ka makipagpatigasan ng mukha. Ang totoong action star, tumutulong. Hindi nakakistorbo. Ay nako, no. Ang ano talaga ni Rendon, no? Lahat na lang napapansin eh. Kasi natatawa. Kahit naman sino matatawa eh, di ba? No. Nakaka-motivate kaya. Di ba? Nakaka-motivate. Di ba? Yung mga ganong sinasabi ni Rendon. Di ba? Nakakaabala ka nga naman daw dyan, Direk Coco. Sa buong Quiapo. Buong Quiapo ba shooting mo? Okay, sana kung buong Quiapo eh. Isang street lang eh. Alam mo nyo kasi, ito ah, sa totoo lang, si Coco was a blessed talaga na tao. She was so blessed. From action, from ano, diba? Pagiging, ano, diba? Tawag na ito yung pagiging artista, diba? Indie film, nagsimula. Tapos hanggang napunta sa probinsya, ano, sa ABS-CBN, nakagawa ng teleserye, nakagawa ng movie, hanggang naging, ano, diba, primetime bida na siya. Asama na sa primetime bida, teleserye, diba, king ata kung tawagin si Coco, diba? Maraming natulungan si Coco Martin na artista, na dapat, yung, alam niyo yung, wala nang, hindi man palaos. Kumbaga, wala nang kinang, hindi na napapansin sa showbiz, diba? Binigyan niya ng break. So, ang dami niya nabigyan nun. Diba? Bukod dun, diba? Ngayon naman, ang tinutulungan niya naman niya, yung mga vloggers na, ano, kung yung mga yun, natulungan niya, what more pa yung mga taong na naaabala niya o na, ano niya, sa trabaho nila, dun nga sa Batang Quiapo. Diba? So, sana, Rendon, diba? Wag mo naman tignan yung isang side lang na nakakaabala kasi dadaan ka. Dahil joke rin. Baka magalit sa akin. May hamunin yung kasuntukan. No? Hindi ako lalaban doon. Laki nun eh. Pero suntukan walang tamaan. Siguro pwede. Diba? Marami na tulungan niya si Direk Coco Martin, diba? Lalo-lalo na sa mga staff. Lalo-lalo na ng pandemic yung mga nawalan ng trabaho. Diba? Yung mga nagsara na production, diba? Iba, kinuha niya, diba? So, sana Rendon, eto lang naman, diba? Huwag ka naman masyadong nega. Diba? Lahat na lang, napapansin mo, laki-laki mong tao, eh. Sana yung laking tao mo, ganun lang di ka laki yung ano mo, yung, alam mo na yun, diba? Hindi yung ano, di ba? Kasi habang pinanonood ko po talaga, natatawa, hindi ko mapigilan tumawa eh. Alright, so yun anyway. At maraming salamat sa lahat ng ating mga followers again and subscriber. And ingat po kayo lahat. And today is March 7, no? At keep continuing po sa pag-share ng ating mga video. And pag-like, don't forget to like and share, no? At doon sa ating Facebook at dito sa ating YouTube channel. No? So, pwede nyo pa rin panoorin itong ating live. Same lang din po yun. Di ba? At ayun nga, sana, huwag na mag-ingay si Rendon.
De joke lang. Ayun, alright. So, yun, maraming salamat ulit sa lahat. And ingat kayo. And sa mga batang Maynila, no? Ingat kayo lahat. And Pilipinas, God first. Alright.